Mga kapatid ko kay Jesucristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ano ba't ang taong kitungin ay dapat maging malayo sa mga grupo ng mga tao o sa sambayanan? Kailangan niyang magdala ng kalimbang upang ang mga tao'y magkakaroon ng alam na siya'y parating na upang sila ay hindi magkakaroon ng pagtatagpo. Bakit nga ba ang mga kitungin ay kinakailangang lumayo sa kanilang sambayanan, komunidad, pamilya? Ito ba'y dahilan sa ang sakit na ito ay nakakahawa? O di kaya'y ang sakit na ito ay siyang nagbigay o magbibigay ng kahihiyan? Hindi lamang sa taong may ganitong karamdaman, kundi pati na rin sa kanyang pamilya at sariling komunidad. Kaya dapat magpakalayo-layo ang taong ito, at kung pupwede, pupunta sa ibang nayon na kung saan walang nakakilala sa kanya. Ang kitong ay isang sakit na nakakahawa. Ito'y may amoy patay, malisaw-saw, at nakakadiri kung titingnan mo kahit sa malayo ang tao may sakit ng kitong. Ibig sabihin, ang taong may kitong ay kinukonsidera na ng kanyang pamilya, ng kanyang bayan, bilang isang taong patay. Kaya walang taong gusto makisalamuha o makalapit man lamang sa taong kitungin. At heto, siguro alam ng taong ito na si Jesus ay parating na sa isang bayan mula sa rehiyon ng Galilea. At nalaman na rin niya siguro kung ano ang pwedeng magawa ni Jesus. Dahil sa naging tanyag na ang kanyang pangalan bilang isang taumaturgo o gumagawa ng kababalaghan. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Ito isang salitang nagpapahiwatig ng pananampalataya, pananalig kay Jesus na taga Nazareth, na ito ay ang Mesiyas, ito ang Kristo, ito ang taong tinatawag ring anak ng Diyos. Kaya kampante ang kitungin ito na pagbibigyan siya ng ating Panginoon sa kanyang hinihiling. Ibig ko, gumaling ka.
isang pagpapatunay na ang ating Panginoon ay dinaramdam rin niya kung ano ang nasa katauhan ng taong ito. Ramdam ni Jesus ang kahihiyan, ang takot, ang pagkabahala na nasa isip at puso ng taong mahikito. Ibig kong sabihin, tiningnan ni Jesus ang ginawa niyang sarili, ang sakit na kitong, para maramdaman niya kung ano ang nararamdaman ng taong ito. At mararamdaman rin ng taong ito ang habag at pagmamahal ng Diyos na ang taong ito ay buhay. Ang taong ito ay may dangal. Ang taong ito ay may kahalagahan sa paningin ng Diyos. Kaya dapat sa paningin ng tao, bibigyan din ng kahalagahan ang pagiging nilikha ng Diyos ang taong may karamdaman. Ang aral na binibigay sa atin sa liturhiya ng salita ng Diyos sa araw na ito ay magkaroon tayo ng mga panahon na kung saan lumabas tayo sa lungga ng ating sariling kapangyarihan, kayamanan, katanyagan at makiisa sa mga taong lalong-lalo na yung mga may pangailangan. Hindi porket nasa malaking bahay ka na, andyan na sa iyo ang lahat. Hindi ba't binigay ng Diyos ang biyaya at pagpapala sa iyo upang maibahagi mo ito sa mga taong nangangailangan? Hindi lamang sa pinansyal o material, pisikal na pahigitungo ang ating pwedeng ibahagi, kundi lalong-lalo na sa spiritual na aspekto ng buhay ang ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Marami na mga tao ngayon sa ating henerasyon na walang pananampalataya sa Diyos, na walang pananalig sa Diyos, na hindi binibigyan ng kahalagahan ang ating pagiging taong may religiosidad, na mararamdaman natin ang presensya ng Diyos hindi lamang sa ating pagkatao kundi pati na sa lahat ng mga bagay na nasa paligid natin. Masdan niyo ang mga kabataan ngayon. Marami na sa kanila ang hindi binibigyan o hindi pinapahalagahan ang mga bagay-bagay, ang mga taong ibinibigay ng Diyos sa kanila. Ito ay isang uri ng sakit o karamdaman na meron ang ating henerasyon o sa panahon natin ngayon. Kaya sana hayaan nating bigyan rin ng pagkakataon, bigyan natin ng pansin ang ating sambayanan na naghihirap dahil sa marami na ang nawawala ng pananampalataya at pananalig sa Diyos. Bigyan natin sila ng pag-asa, bigyan natin sila ng pagmamahal upang maramdaman nila na ang Diyos ay patuloy na nagmamahal at nagmamasid sa kanila kahit sila'y lumalayo sa piling at sa puso ng Diyos. Sana ang karunungan na binibigay ng Diyos sa atin ay maging tanglaw at liwanag natin sa ating paglalakad at paglalakbay patungo sa kabanalan ng buhay upang makarating tayo sa Kanyang kaharian at makipagkaisa sa Kanya sa hapag sa buhay na walang hanggan. Amen.